Mga kapuso, ngayong tag-init bukod sa pagpapapresko, dapat din nating pangalagaan ang ating kalusugan. Kaya naman kung magsiswimming sa mga pampublikong paliguan, tiyaking malinis ang tubig para hindi dapuan ang sakit. Narito ang report ni Victoria Tulad. Sa public swimming pool na ito sa Dapitan, Maynila, excited na nag-aaral lumangoy ang mga anak ni Ferdinand Siguna. Masarap, masaka masaya. Napakainit po kaya kasi nagsiswimming. Tuwing Martes lang libre ang entrance sa public pools sa Maynila. Pero pasok pa naman daw sa budget ni Ferdinand ang 80 pesos na entrance fee kada miyembro ng pamilya. Ito medyo malinis pa tamang. Pag marami ng tao, medyo lalabo ng tubig. Si Eliza sa Dapitan Public Pool natutong lumangoy. Nagtitrain na siya ngayon para makasali sa kompetisyon. Meron naman po kasi mga naglilinis dito sa pool, yung mga caretaker po. Tapos hindi din po sila pinapayagan kumain dito. Malapit lang naman po yung CR. Every day, siyempre for sure. Ito yung nilagyan namin ng gamot. Dalagyan namin ng chlorine, may decalite. Pagkatapos ng operation, vacuum siya. Pero tuwing Martes, hindi raw talaga maiwasang dumumi ang pool dahil sa halos 800 lumalangoy rito. Ang ibang bata namang hindi makapunta sa public pool. Sa Manila Bay, nagtsatsaga mag-swimming kahit ipinagbabawal. Hindi nila alintana ang mga lumulutang na basura. Ang mga batang ito naman sa Baseco Compound, masaya pang nagsasomersault sa maruming ilog. Babala ng Department of Health, maraming sakit ang makukuha sa maruming tubig. Pati mga public pool, hindi ligtas kung hindi regular na lilinisin. Pwede magkaroon ng mga skin diseases yung mga lumalangoy doon. Pwede magkaroon ng mga disturbances sa kanilang mga tiyan. So it's basically more of yung mga gastrointestinal problems. Para sa Unang Balita, Victoria Tulad, reporting.